Rockview, ようこそ。Nandito tayo sa Kojoji Treasure Gallery. Kamusta mga kaibigan? Welcome to Chick Boy TV. Nandito tayo sa Tokyo at sa araw na ito, tayo ay maglalakbay sa nakakainganyong mga yunggib ng Ice Cave at Wind Cave sa Aokigahara Jukai, kilala rin bilang Sea of Trees Forest, malapit sa Mount Fuji. Pupunta sana tayo sa itaas ng Mount Fuji, pero maulan ngayon araw na ito, kaya hanggang dito na lang muna tayo. They are Fuji Subaru Line. And ay. Oy. Angel. Una sa ating tatalakayang lugar ay ang Narusawa Hyoketsu Ice Cave. Talagang isang kahangahangang himala ng kalikasan ang yunggib na ito sa mga natatanging katangian nito. Habang pumapasok ka sa yunggib na may pit-type na istruktura, ikaw ay mabibighani sa natural na kurbada ng mga palikuliko at ang kahalintulad na kuryosidad na taglay nito. Ang yunggib ay nakakabitin sa isang hugis-alimpuyo na paraan na nagbibigay daan sa mga bisita na madaling ma-explore ang iba't ibang pasilidad nito sa pamamagitan ng paggawa ng isang bilog na pag-ikot. Ano yan? Yelon, abatong sobrang lamig dito sa ilalim. Oh. May ano nga, may ice. Dito mo kuna yung sa gilid. Alis yan eh. Kita mo? May ayan. Ice, oh. Wala din pala yan. Matatagpuan ang Narusawa Hyoketsu Ice Cave sa silangan na pasukan
ng Aokigahara, Jukai Forest, at ito ay isang sikat na lugar na pwedeng puntahan sa buong taon. Ang Yonggib na ito ay nabuo mahigit 1,150 taon na ang nakalilipas noong ang Nagaoyama, isang flank volcano ng Mount Fuji, ay sumabog na nagresulta ng isang Yonggib na may dalawang tunnel. Noong 1929, ito ay itinalaga bilang isang likas na yaman ng Ministry of Education na nagpapakita ng kahalagahan nito sa geolohiya. Ang kama ng mga lava sa loob ng Yonggib ay sinasabing may pinakamaraming mga butas sa buong mundo na nagdagdag ng kaherahan nito. Sa isang unit ng pag-iimbak ng yelo. Ang pader ay nabuo sa pamamagitan ng pagkakalagay ng mga bloko ng yelo. Black siya. Oo, ginawa na nila. Ito ay ginamit bago pa nagkaroon ng mga refrigerator. Ang mga ice pillars. Ang mga patak ng tubig na tumutulo mula sa kisame ay nagyayelo at naging mga icicles na pinatong-patong
at nagiging mga ice pillars. Sila ay magandang likas na obra ng sining. Ang natural na yelo ay nabubuo tuwing taglamig at maaring makita hanggang sa simula ng taglagas. At ang return staircase. So, tingin kayo. Tingin kayo. Mangyaring umakyat ng dahan-dahan dahil basa at madulas ang mga hakbang. Ang pagtatry na akyatin ito ng mabilis ay magpapagod ka kaagad. Mangyaring mag-ingat habang umaakyat. Madulas to. Ito, madulas to. Yan yung madulas na. Hi, Nancy. Hello. Hi. Ayun ni Achi. Thank you. Thank you. Ice cream. Yun na, naano mo yun, yung background na yun. Eh. Halin. Asa nga. Have you seen it? Oh, may mga ice, oh. Oh. Hello. Hello, Janet. Janet. Speech. Ano po masasabi ninyo? It's so tiring. And it's so cold. Okay. Ngayon, pag-usapan natin ang misteryosong aura na bumabalot sa Aokigahara Jukai. This led us to the ice cream. Ayon sa alamat, tinatawag ang gubat na ito bilang Forest of God dahil noong mga nakaraang panahon, ito ay isang pinagpala at malalim na gubat na nagtanim sa ibabaw ng isang malaking lawa na tinatawag na Senosia. Nanilibing ng pagsabog ng Mate Fuji. Sinasabing, ang itim na dragon, isang sagradong dragon, at Diyos ng tubig, ay naninirahan sa ice cave, sa loob ng gubat. Sa loob ng libo-libong taon, pinaniniwalaan na itong makapangyarihang dragon ay nagbabantay sa hilaga at sinasabing parurusahan nito ang mga makasalanan, partikular na ang mga taong nagpakamatay sa pamamagitan ng paghila nila sa kailaliman ng dagat. And that is how you survive the ice cave. Yes, thank you. And this is the entrance to the wind cave. Thank you.
Susunod, pag-usapan natin ang Fugaku Fuketsu Wind Cave. Ito ay isang pababaang lateral cave na may malaking kahalagahan sa kasaysayan at ito rin ay itinalaga bilang isang likas na yaman. Madaling puntahan ang yungib na ito at pwedeng itour ng mga tao sa lahat ng edad. Oh, lamig ng handle, hindi ko kaya hawakan. Sa loob ng wind cave, tayo ay mag-e-explore ng mga natitirang estruktura. So this is sa katunayan, ito ay ginamit noon bilang isang natural na ref na bago pa man magkaroon ng modernong sistema ng pag-iimbak ng mga bilihin. Kapag pumasok ka sa Fuji Fugaku Wind Cave na napapaligiran ng makapal na kulay berdeng mga kahoy, agad mong mararamdaman ang lamig na bumabalot sa iyo kahit sa mainit na tag-araw. Sa bunsod na temperatura nitong trees, nag-aalok ito ng isang nakakasariwang pag-alis sa init. Noon, ginamit ang yunggib na ito upang mag-imbak ng mga itlog ng mga silkworm na nagsilbing isang natural na reef. Ang yunggib na ito ay may habang 201 metro at taas na 8.7 metro at kahit na nakakapagtaka, hindi ito nagbibigay ng malinaw na ikong tunog dahil sa mga pader na nababalutan ng basaltikong bato na nag-aabsorb ng tunog. Sa loob ng 15-minutong tour, makakakita ka ng mga kahangahang, mga rehas ng mga lava, mga paraang tulad ng lubid sa loob ng mga lava, at mga haligi ng yelo na hindi natutunaw, kahit pa sa tag-init. Sa loob ng wind cave, ang mga ice pillars, ang mga pader ng yelo ay nagpapaalala sa atin ng isang kultura noong mga unang panahon kung saan ang natural na yelo ay hinati-hati at inipon bilang isang likas na ref na ginamit. Ang lava shelf. Bago pa man ang tuluyang pagkatigas ng lava, ang mga pader nito ay natanggal sa anyo ng kahoy. Ang mga lava formations na parang tali. Ito ang resultado ng pagtaas ng lava ng parabang isang tali dahil sa mabagal na pag-agos bababa mula sa tuktok.
Susunod, ang storage ng mga silkworm at buto. Hanggang sa mga 1955, ginamit ng kuweba na ito bilang isang lugar ng pag-iimbak para sa mga buto at mga silkworm cocoons. Upang pigilin ang paglaki ng mga ito at mapreserba ang mabuting kalidad ng mga buto para sa mas magandang pag-usbong, inilagay ang mga ito sa malamig na lugar. Na parang tali. Ito ay kung saan ang lava ay nagiging mga lawa at pagkatapos ay lumalamig na naiiwan ang mga solidong anyo ng lava sa kanilang orihinal na hugis. Ang mga moss colonies na parang sinag ng liwanag. Ito ay isang uri ng lumot na teknikal na tinatawag na silicate honey. Ito ay lumalaki sa mga pader ng bato at may kahangalan na berdeng puti ang kulay. Sinasabing ang malawakang pag-reflect ng silver ay kakaiba. Kasi kung sila nakatayo, ako hindi. Tapusin ang ating vlog. Sana ay nag-enjoy kayo sa virtual na paglalakbay natin sa mga yungib ng Ice Cave at Wind Cave sa Aokigang Harajukay. Talagang ito ay isang nakamamanghang lugar na pinagsasama ang likas na kagandahan, kasaysayan at alamat. Kung sakaling magkaroon kayo ng pagkakataon, siguraduhin bisitahin ang mga yungib na ito para sa isang hindi malilimutang karanasan. Salamat sa inyong pag-join sa atin sa paglalakbay na ito. At kami ay magkikita-kita sa susunod na vlog.